Practice drawing naman mga boss ang i-discuss natin, no, using English unit, no, yung feet at saka inches. Kasi before nag-drawing tayo, ang ginamit natin is meter, no. Kaya ngayon itong plano ng ito ang i-discuss natin kung paano i-drawing na naka-feet, no. Minsan kasi hindi natin maiiwasan na naka-feet yung drawing natin, no. Minsan mayroong kasamang inches yan. Kaya lang mga boss, bago pala tayo mag-umpisang mag-drawing, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe, no, dito sa maliit pa lang nating channel. Isama niyo na rin po yung like at saka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung i-drawing natin at yung topic natin, no. Ngayon mga boss, nung previous video, diniscuss natin kung paano i-set yung unit, no, kung mag-drawing tayo. Siyempre, pag nag-new file tayo, ang una nating iseset yung unit, no. I-type lang yung UN. Ilalagay natin ito, yung type sa architectural. Pagkatapos, ilalagay natin sa feet, no. Kung feet ang gusto nating unit, no. Tapos, i-okay natin, no. Tapos, yung isa, iseset na rin natin yung dimension style, no. Bago tayo gumawa ng plano. Tapos ilagay natin sa standard modify, no. Kung sinet natin doon yung architectural, kailangan dito sa primary units ng dimension style, ilagay din natin yung architectural, no. Ayan. Pagkatapos ilagay natin yung text height dito, no. So ako nilagay ko na lang sa 1. Minsan ina-adjust niyo naman 'yan, pati yung kulay, no, ng dimension. Ayun, no, nakalagay naman. Nakikita natin, napipreview natin kung halimbawa green siya, ayun, no. O yellow ang nilagay natin. Tapos yung dimension na symbol and arrows, no? Pwede nyo nga ilagay dito kung ano yung gusto nyo, tick, yung arrow, no? Tapos yung dimension line, no? Merong dimension line na kulay yan dito, no? Nakikita naman natin, ito, yung kulay niya is magenta. Yung extension line, itong naka-vertical na ito. O, dito ay sineset yan. Ayun, no? So, ako ilagay ko na lang siguro sa red. Ayun, no? Tapos, yung okay na natin. Kaya lang, nakaset itong standard na ito, set current natin, no? Then, okay. So, kailangan, ayun yung iseset natin bago tayo gumawa ng plano. Kung ang unit natin ay feet, no? So, i-type yung UN, tapos na-iset na yon yung unit, tapos yun namang D or dimension style, o yung diniscuss kong yun. So, yung dalawang yun, no, partner yun. No? Ngayon, pwede na tayong mag-drawing gamit yung mga sukat na ito. No? So, meron siyang sukat na 32 feet, 28 feet, 20 feet, 5 feet siya rito, tapos 23 feet siya rito. No? Yung nasa loob naman, 10 feet, 10 feet, 8 feet, no? Yung interior wall, yung distance niya, meron din 6 feet dito, 6 feet dito sa CR, tapos 6 feet ito, no? So, paano gawin ito? Gaya ng diniscuss natin yung pag-drawing, set muna natin yung layer natin sa guideline, no? Para ma-draw ito, magla-line tayo, click, ang una natin gagawin is yung guideline, no? So, meron siyang 32 feet, no? 32, tapos lagyan natin ng apostrophe. Enter. O, papunta naman doon, nakalagay yon is 28. Gaya na sinabi ko, pag hindi nyo nilagyan ng apostrophe yan mga boss, ang mangyayari, inches yun, no? Kailangan na, ito 20, lagyan ng apostrophe, o 20 feet yun, no? Papunta rito, 5 feet. Ayan, papunta ron is, ito yon, no? 12 feet naman, no? O, pwede ko na lang siyang i-close. Ngayon, para may offset naman ito, meron tayong command na offset. 10, 10, at saka 8 feet yan, no? So, meron tayong command na offset. O type natin yung 10. Lagyan ng apostrophe para maging feet. O, 10 feet yan. 10 feet. Yung natira is 8 feet yan, no? So, 10 feet ito. Tapos ito, tigsi 6 feet yan, no? So, offset uli. 6 feet, no? Ayan yan. O, tapos meron din siya 6 feet dito. O, ititrim na lang, no?
Lilinisin na lang. Eto, puputulin ito. Tapos ito. Trim lang ang kuman, mga boss, no? Para maputol yan. Na-discuss naman natin yung trim na kuman, no? Ngayon, pwede na natin i-dimension ito, no? Kunin natin yung dimension layer. Ang gamitin nating kuman para ma-dimensionan yan, na-discuss naman natin, QD, o yung quick dimension, no? Para mabilis, no? Ito yung quick dimension. Select ito at saka ito. Select ito at saka ito. Yan yung quick dimension, no? So, i-review nyo yung diniscuss nating mga kuman tungkol sa dimensioning, lalo na dun sa quick dimension, no? Para mas mabilis kayong makapag dimension, no? Importante yung quick dimensioning na yan para mabilis, no? Tapos, ang susunod na gagawin natin, yung exterior wall, no? So, meron tayong layer dito, yung wall, na current layer tayo sa wall, which is na-discuss ko naman yan. Ang command is ML, no? Multiline justification, no? Ang gagamitin natin is yung top, no? Para end-to-end. Tapos, ang scale, ang exterior wall, yung pader na panglabas, karaniwang ginagamit naman, 6 inches, o type na lang natin, 6, no? Wala nang apostrophe kasi magiging pitch yan, 6 inches. So, i-click natin dito. Ayan yung exterior wall na 6 inches o 0.15 meters kung meters yun, no? So, yun yung 6 inches na hollow block, no? So, ngayon, yung sa loob, multiline pa rin. Justification, kung center to center, 0 yun, no? Tapos, ang scale naman is 4 inches. Yung 4, wag na natin lagyan ng apostrophe, no? Kasi inches yan. O, tapos, i-click natin dito. Ayan yung mga interior wall, no? Na center to center, no? Kaya yung mga diniscuss natin kuman, lalo na yung multiline, no? Tsaka yung multiline edit, para mabilis magawa yung wall, ang gamitin is yung multiline, no? Para dalawa na yung line kaagad, no? Kaysa dun sa gagawa kayo ng line lang, tapos mag-offset pa kayo, etong multiline, magandang gamitin ito pagdating sa mga wall, at tsaka sa mga iba pang dalawang line na magkasabay, no? Ngayon, nung nakaraang video, na-discuss din natin yung ML edit, no? So, para ma-edit yan, so, multiline edit, ML edit, eto yon, no? Ang gagamitin natin is yung OpenT, eto. Lahat naman ng ito, no? Na-discuss natin sa nakaraang mga video, no? So, step by step kung diniscuss lahat ng option na ito, no? So, ang gagamitin natin itong OpenT para matrim yung mga line dun sa loob, ayan, no? Na puputol, oh. So, sundan nyo lang yung ginawa nating video tungkol sa mga option ng multiline edit, no? So, napakagandang pang-edit nyan para hindi isa-isa, no? Ang unang sineselect, itong puputulin, tapos itong continuous, ayan, no? Ayan yung multiline edit, no? So, pag pinractice nyo yung lahat ng multiline option na yon, napakagandang gamitin nun, no? Yung mga option na yon. Okay, ito yung practice exercises natin, no? Yung paggawa ng wall, exterior wall, at saka yung interior wall, no? At saka yung pag-dimension, at saka pag-set ng unit, no? Gamit ay pit, no? Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag niyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama niyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.